ang dami ninyo na hindi taga rito sa San Miguel, ngunit pumunta kayo dito dahil naniniwala kayo sa kapangyarihan ng mga anghel. Marami po kayo magmula kaninong umaga na pumupunta dito na hindi taga rito sa San Miguel, pero nagpupunta po kayo dito para kay San Miguel at mga arkanghel. Natitiyak ko po ang mga anghel sa pagbubukas ng inyong puso, ang silang gagabay at sasama sa inyo upang mapagtagumpayan natin ang mga digmaang espiritual na inaharap natin sa ating sarili, sa pamayanan, sa pamilya at sa ating bansa. May isang santo na dating sundalo. Nabuksan din ang loob niya sa Diyos nang siya'y tamaan ng bala ng kanyon. Siya ang founder ng mga Heswita, Saint Ignatius of Loyola. Mula sa pagiging mandirigma dito sa mundo, naging ibang klaseng mandirigma siya. Naging eksperto sa pagsusuri, sa kilos at galaw ng kaaway. Ang kaaway, tulad ng natutunan niya sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mga tao. Tatandaan niyo ho yun. Walang taong dapat ituring na kaaway. Dahil walang masamang tao dito sa mundo. Alam ko, maraming hindi maniniwala sa akin yan. Dahil maraming taong gumagawa ng masama, pero hindi ibig sabihin na sila'y likas na masama. Hindi ka Kristiyano kapag naniwala ka na mayroong taong likas na masama. Lahat ng tao'y likas na mabuti, ngunit pwedeng mapasama dahil pwedeng matalo sa digmaang espiritual. Ang tunay nating kalaban, hindi laman at dugo, hindi kapwa-tao. Walang sino mang kapwa-tao na dapat ituring na kalaban. Ang tunay na kalaban ay mga espiritu. Labanan espiritual ng mabuti at masama, ng mga anghel at mga demonyo. Hindi nyo sila nakikita, pero kung minsan, ang battleground ay mismo ang kaluluwa mo. Alam nyo po ba yung hampas palayok? Hahampasin mo ang palayok na hindi mo nakikita. Paiikot-ikuting ka pa. Litong-lito ka na, hilong-hilo ka na. Mamaya hahanapin mo yung palayok, hahampasin mo. Nung bata ako, natutunan ko yung sikreto. Ang sabi ng tatay ko, gusto mong manalo? Makinig ka sa akin. Dahil pag hawak mo na yung panghampas, maraming sisigaw. Sasabihin sa'yo, kaliwa, kanan, ililigaw ka nila. Wala kang ibang pakikinggan, kundi ang tinig ko. Kilala mo naman ang tinig ko. Pag sinabi kong hampas, hampas, lagi ako nananalo. Ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng mga tinig ng mga anghel. Ang papel ni Anghel Gabriel ay ang magpaliwanag ng kalooban ng Diyos. Kaya nang magpakita si Gabriel kay Mama Mary, kinaliwanag niya kung anong ibig sabihin ng misyon na pinagkakatiwala sa kanya ng Diyos. Ang papel ni Rafael ay paghilo. Kuminsan ang kalaban natin ay mga kampon ng sakit. At ang mga sakit na haharapin natin, hindi lang sakit ng katawan, ihamak na mas matitindi ang sakit ng kaluluwa. Pero ang pinuno ng mga anghel ay ang inyong mahal na patron, San Miguel Arcangel. Sa maniwala kahit hindi, patron din siya ng buong bayang Israel. Pero napakahalaga ni Satanas doon sa larawan mismo. Tatandaan po natin, ang larawan ni San Miguel, laging nandyan si Satanas. Dahil yan ay larawan ng labanan. Dapat nasa itaas ang mabuti
at nasa ibaba ang masama. Ang pagdating ni San Miguel ay panahon ng pagkatalo ng mga kalaban ng Diyos. Higit sa lahat ang pagkatalo ng mga taong nahuhumaling sa kapangyarihan at nagdi-Diyos-Diyosan, ang mga hambog na akala mo kung sino na mas magagaling pa kaysa Diyos. May araw din sila. May araw din sino mang magsabing estupido ang Diyos. May araw din sila. Hindi naman sila Diyos. Ang unang tao kasi ay bumagsak dahil sa pakikitulad sa Diyos. Nilinlang ng ahas sina Adan at Eva. Hanggang ngayon, marami pa rin mga hangal nagpapalinlang. Nagpapalinlang sa makamandag na salita ng demonyo na sinungaling ng lahat ng sinungaling. Hanggang ngayon, ang daming mga tao, akala mo Diyos na sila, nagkaroon lang ng konting kapangyarihan. Sa papaanong paraan natin makakamukha o makakatulad o makakahawig ang Diyos? Sa pagdi-Diyos-Diyosan? Mali. Mga kapatid, isang palaisipan ang iiwan ko sa inyo sa aking pagtatapos. Pagkatok mo sa langit, hahamunin ka ni San Miguel. Ang palaisipan ay ang kanyang pangalan. Sino ang katulad ng Diyos? Dapat tayong tumulad kay Kristo, na bagamat katulad ng Diyos, hindi nag-ambisyong makitulad sa Diyos. Sa halip, siya'y nagpakumbaba. Hinubad niya ang dangal ng pagka-Diyos. Ibinuhos niya ang lahat para sa katubusan ng tao. Ang susi ng langit ay ang krus ni Kristo. Ang kahandaang magpakumbaba, mamatay sa sarili. Yan ang tunay na hugis at wangis ng Diyos. Ang krus, hindi yan dapat katakutan. Hindi naman yan simbolo ng pagdurusa at kamatayan. Ang krus ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa tao. Pag-ibig na hindi sumusuko, pag-ibig na hindi takot mamatay, hindi takot magdusa.